Hi, welcome back to Lance Halo Vlogs. For this episode, we are going to make coffee. Disclaimer, this is how I make my coffee. So, this is my coffee. It's from Brillo. Brillo. Hirap ng challenge ito. Punay English, pag Tagalog na lang tayo. Yan. Pagka-open ng coffee, kailangan i-grind muna natin siya. Okay. Itong nabili namin na grinder sa online shopping, nakakapag-grind lang siya ng coarse o yung hindi masyadong fine na ground ng coffee. So, good for brewing using the French press and brewing sa dito sa V60 o yung sa coffee drip. Okay? So, yun. For now, mag-ground muna tayo ng coffee bean. Okay. Fill up lang tayo. Yan. So, disclaimer po, ito po ay hindi standard. Hindi tayo susunod dun sa standard paggawa ng coffee. Ito lang, ganito lang ako gumawa ng coffee talaga. Okay, so start the grounding. Pakita ko sa inyo kung ano yung ano, nung itsura nung medyo coarse na yan. Yan yung coarse na ground ng coffee. So, meron din nabibili sa market. May nagbigay sa amin galing Batangas. Yung ganitong o yan. Medyo mas pino. Ito yung ginagamit sa mga ano, espresso machine naman. So tayo ay ano lang, magma-manual lang naman tayo, manual brewing lang tayo. So di natin kailangan ng very fine na ground ng coffee. Okay. So unahin natin sa ito yung French press. May kulang siya na hawakan kasi nabili ko lang to sa thrift shop. Nabili ko lang sa thrift shop. This is worth 100 pesos. Diba? Cute. So, ito yung plunger niya. Ito yung pinaka parang beaker. Lalagyan natin dyan yung ating coffee. Okay. So, yun. Ililipat muna natin yung ating coffee. Yung ground coffee natin, ililipat natin sa, ano, sa maliit na lalagyanan. Para madali tayong makakuha ng portion ng ating na-ground na coffee bean. Yan. So, ito ulit. Pakita ko ulit. Yan. Medyo coarse siya. Bango. Ngayon, bumili ako ng ano, ang tawag dito, brush. Yan. Para kasi kung makita nyo, hindi ito sa ating grinder. May natira pa. So, lilinisan natin siya para hindi sayang yung beans. Yan. Para malinis. Tapos makukuha mo pa yung mga pulbos-pulbos ng coffee. Okay? And then next, tataka lang tayo ng isa. Meron akong dito, meron kasama. Yung binili kong, bumili ako ng V60. Ito po yun. Ito yung V60, yung para sa drip. Yan. Meron siyang butas dyan, pinapatong sa coffee mug. Yan.
may kasama siyang cup. So maglalagay lang tayo ng isang takal. Medyo kulang pa yung kulang pa sa lasa yan. So dadagdagan natin ng isa pa. So 2 cups. Yan. So yan, medyo matapang na yan. Kaya ka nang ipaglaban yan. Matapang na yan. Okay. So next, lalagyan natin ng konti munang water. Water. Kailangan medyo paikot yung paglalagay natin ng hot water para mabasa lahat. Op, kalahati lang muna kasi ang gagawin natin, kuha tayo ng stirrer. Sa amin kasi wala talaga ako ng stirrer ng pang coffee, so ito lang, ito yung stainless na straw. Then ikot-ikot natin para evenly babasa lahat. Okay. Okay. And then tatabi natin to. Okay. So yan na yung ating kalahating coffee, ground coffee bean na nasa loob ng French press. So i-fill up pa natin ulit. Fill up. Ang bango ng coffee, oh. Ang bango ng coffee. Fill up natin yan. Pero masyadong punong-puno. Kasi pag punong-puno yan, matatapon naman yung ating extract, coffee extract. Oh, yung pinagbabaan ng coffee. And then, lagay mo yung takip, and then set aside. Iyaan mo muna siyang mag-brew sa sarili niya. Brew. Iyaan mo siya. So, mamaya natin babalikan yan. Okay? Tinis muna tayo sa ating table. Para sa susunod na pag-brew natin ng coffee, gagamit naman tayo ng V60. Ito, V60. Yan, meron siyang hole doon. Gagamitan natin ng yan, paper filter. Coffee filter. So, ito ay nabili ko lang sa SM. Yan. Meron din sa Daiso. Meron din sa Japan Home. So, itong V60, ang gagawin niyan, ito yung V60, meron tayong mug. Patong lang natin yung V60 dyan. Kulin natin yung ating paper filter. Ngayon ako mag-prepare ng aking paper filter. Tinutupi ko para mas maganda yung paglapag niya doon sa ating V60. Yan. So, ganyan siya. Ito ang tawag. Ang tawag naman sa brewing na ito ay pag-drip or yung coffee drip. Ngayon ang gagawin natin, babasain muna natin yung ating, actually, hindi ito yung disclaimer ulit, ah, hindi standard yung ginagawa ko. Ganito lang talaga ako mag-brew ng aking coffee sa bahay. Okay? So, babasain mo natin yung paper filter. Basain natin ng onti. Meron talagang ginagamit na ibang kettle para sa ano, sa pag-prepare ng mga coffee, yung mahaba yung spout niya. Okay. So, kita natin. So, maglalagay tayo ng dalawang medyo matapang yung amoy ng ating coffee. So, dalawa lang siya. Tama na yan. Yan yung tapang na kaya kang ipaglaban. Okay. Sabi natin yung ibang mga kalat-kalat natin para malinis ang ating table. Yan. And then, pagkatapos doon, ibubuhos na natin yung ating
hot water doon sa ating coffee. Pero dapat yan ay paikot para evenly yung pagkaka-brew natin doon sa ating coffee. Para yung flavor niya babagsak doon sa ating coffee mug. Bilap lang natin na puno. Okay, ulit. Disclaimer ulit. Ganito lang ako talaga ako mag-prepare ng aking coffee sa bahay. Pero pagdating sa mga coffee shops, iba na yun. Okay? Meron silang sinusunod na standard. So, ito ay ano, all natural ang ating pagpe-prepare ng coffee. Wala siyang halong powder. Unlike sa mga, hindi sa sinisiraan kong mga coffee shops, pero meron silang nilalagay na powder para magkalasa yung mga coffee natin. Okay. Konti pa. Yan. Magko-cold brew naman tayo. Eh, ganito ako gumawa ng cold brew na coffee. So, anytime na gusto kong malasahan yung coffee, meron na ako naka-prepare na inumin sa aming ref. Okay. So, ang gagawin natin, gagawa ulit tayo ng coarse na grind ng coffee. Hindi ko na sinusukat kasi sa bahay lang naman, hindi tayo kukuha ng ano, ng standard. Pero kung gusto niyo na malaman ko paano yung pagtamang pag-brew ng coffee, mag-comment lang kayo down below para magawa natin. So, ito palang coffee na ginagamit natin ay Brillo. Premium Brillo Cafe. So, nabili namin to sa Binondo. Hindi ko lang alam kung meron sa mga supermarket. Kasi hindi kami tumitingin ng ganito sa supermarket. Bumibili kami sa Baguio. Meron sa Baguio, meron sa Alfo, meron sa Cavite, and meron sa Batangas. Pero mas maganda, bumili kayo noong nasa mga local ano natin, local market. Sa Baguio, nasa mura lang yung ano. Mura lang yung coffee bean sa Baguio. And marami pang ano, flavors. Saka yung klase ng coffee bean. Ito yung ating pitcher. Kaya lang hindi pa natin matitikman to kasi pagkatapos natin siyang ilagay dito sa mesh natin at lagyan ng water, lalagyan na natin siya sa ref for 2 to 3 days bago natin siya inumin. Hulog natin doon sa ating mesh. Nahirapan ako sa mag-challenge yung sarili ko. Akala ko, kaya ko na mag-all English. Pero kailangan ko yata mag-practice pa. So, ayan. Ito yung ating coffee na nasa loob na ng mesh. Sarado lang natin maigi. Sarado natin maigi. Okay. Yan. Ginawa ko, medyo nakasuspended siya doon sa pitcher para hindi aabot sa ilalim yung mga
Philippines. So yeah, nandiyan na yung ating suspended na nakasuspend na mesh ng coffee. Lagyan natin onting mainit. Dahan-dahan lang kasi baka mabasag naman yung ating glass na pitcher. Bakit glass ang ginamit ko? Kasi baka magkaroon ng chemical reaction yung coffee doon sa ating plastic na lalagyanan, pet bottle. Kaya mas magandang glass. Kahit yung mga condiments namin, mas gusto ko nakalagay sa glass. Medyo mainit-init na. Kita nyo yung lumabas na yung ibang ano. Diba? Ngayon, haluan ko muna ng water na room temp. Para hindi masyado mainitan yung ating glass na pitcher. Okay. Then yung warm uli. Then yung cold uli. O yung room temp na water. Yan. Then takpan natin yan. Yan, ito yung ating ganito ako mag-brew ng aking cold brew na coffee. Ilalagay ko na siya sa ref and after 2 to 3 days pwede ko na siyang inumin. Okay, so balik tayo sa ating French press. Yan. So ito na ang ating French press. Wala kaming ibabaw kasi kahit nasasaktan ka na, kakapit at kakapit ka pa rin. So hawak kayo sa plunger, dahan-dahan natin i-press, buba. Para yung mga granules mapunta sa ilalim at mapunta lahat ng flavors at water sa taas. There. So ito yung French press, buhos natin. Boom, bango. Bango ng coffee natin. Woohoo! Yan. Yan na yung ating brewed coffee. Brewed coffee via French press. Ito naman yung ating brewed coffee via drip. Gamamit tayo ng V60. Yan. Wala nang tumutulo. Ayan yung mga granules ng coffee. Oh. So, shout out! Natanong yung shout out. Shout out sa mga friends natin dyan na mahilig magkape. Shout out sa mga friends natin na nagkakape para mainita ng kanilang mga gabi. Pait din. Pait. Simpait ang iniwan ako.